So ayun na nga. At dahil laging nababanggit, laging natatanong ng mga customers at ng mga listeners natin sa podcast, pag-uusapan na natin yan ngayon na, ngayong gabi na, as in. Huwag na nating patagalin pa. Kasi overnight cloth diapering can be game changer po para sa mga parents na nag-decide na talaga na i-embrace yung mundo ng pagko-cloth diapers. Kasi di ba, hindi lang naman ito eco-friendly. Hindi lang naman eco-friendly po ang pag-cloth diapers, kundi ito ay cost-effective in the long run. However, di ba, yung nighttime hours with cloth diapers can be a bit different sa pagko-cloth diaper natin sa araw. Kasi sa araw, yan, katulad nga niyang tanong ni Mami Jessamine, sa araw, you likely change yung diaper ni baby every 2 to 4 hours. Hanggang 4 hours lang po kasi talagang recommended ng PIDA. So, maaaring nagpapalit ka sa araw ng 2 to 4 nagpapalit ka every 2 to 4 hours. Pero sa gabi, your diaper needs to hold up overnight. Kasi diba, syempre matutulog tayo at ayaw din nating maistorbo ang tulog ni baby. And may mga nangyayari pa ha. Ayan. Comment po dun sa mga magigilty dito. Sa mga magigilty, may mga nangyayari pa na may nakakalimot na talagang magpalit. At inaabot pa ng mga 12 hours, ganyan. May mga nangyayari pong ganyan. And it's okay. Huwag po kayo masyadong ma-stress. Huwag po kayo masyadong ma-disappoint sa sarili kung nangyayari yan kasi hindi lang po sa inyo yan nangyayari. Lalo na kapag ka masama yung pakiramdam natin, pagod na pagod tayo, yan yung mga times talaga na alam niyo, nakakalimutan na natin, inaabot na nang talagang sobra pa dun sa hours na talagang intended natin na dapat palitan na si baby ng diaper. So may mga parents, lalo na kung gabi, and heavy weather si baby, iba yung ginagamit nilang diapering system. Iba yung pagda-diaper nila. At pagdating sa overnight cloth diapering, choosing the right diaper and insert is crucial. Yan. You need to look for diapers and inserts with higher absorbency levels and may additional leak protections. Minsan, maganda rin na mag-experiment tayo ng mga ibang combinations like Amery Special, tapos charcoal, baka kaya na, or baka kailangan nating magdagdag ng ibang insert, or kailangan na nating gumamit ng bamboo cotton, yan. Medyo mag-experiment tayo dyan. And, alam nyo mga parents, sa Amery Diapers, since high-quality waterproof material ang ating outer fabric, unless you're having repellency, yung tumatalbog yung wiwi, or fit issues, yun, kung hindi nagre-repel, at tama ang fitting mo, hindi magli-leak ang mga ito until they become fully saturated. Ano ba yung fully saturated? Yung fully saturated po kapag punong-puno na yung insert or soaker. Of course, ibang usapan na ha. Ibang usapan na kapag po pre-loved ang inyong nabili. Kasi hindi natin alam kung paano na alagaan yung diapers or baka, 'di ba, 10 years mahigit na pala yung yung diaper kasi baka nagka-delamination na. Ibang usapan na po 'yon. And again, kung hindi nagre-repel ang diaper mo at tama ang fitting mo, hindi magli-leak ito until they become fully saturated. Pag sinabing fully saturated, again, basta hindi pa punong-puno ang inserts at soakers, hindi yan magli-leak. So, ibig sabihin, kung waterproof naman, high-quality waterproof material naman ang labas, di ba? And, and hindi magli-leak ang diaper unless maging saturated ang insert. Magdagdag lang tayo ng absorbency. Goods na po yung Amery diapers nyo sa gabi. Before bedtime, magpalit po ng diaper and then ensure the snug fit, ensure na maganda yung pagkakafit and maayos talaga ang pagkakasuot. Ngayon, kung heavy weather po si baby, you might want to consider na magpalit in the middle of the night.
pwedeng 12 midnight, yan, 1 a.m., yan. Mas maganda yun. Mas makakasure po kayo na hindi na talaga magli-leak yung kanyang diaper. Hindi na mapupuno yung kanyang inserts or soaker. Next na tip ni Mommy Eds or next na recommended ni Mommy Eds pagdating sa cloth diapering overnight. Yan. To prevent leaks, consider nyo pong gumamit ng mga reliable na cloth diaper shell. Of course, dapat waterproof para hindi tumagos, di ba? Para hindi tumagos yung wiwi. Dapat waterproof and then mas makakatulong kung merong mga additional leak protection. Merong tummy leak guard, yung sa may tummy, yung tummy lamination. Pwede rin may double gussets. Yan. Yan, mas makakatulong po yan para talagang ma-ensure na hindi magli-leak yung diaper. And then, of course, maganda yung pagkaka-fit. Dapat may mga diaper po kasi na kahit na anong gawin nyo, hindi, ang hirap i-fit. Diba? So, dapat pumili po tayo ng magandang fitting. And then, quick dry ang inner cloth. Diba? Kasi kapag ka, hindi quick dry, hindi feeling dry ang inyong inner cloth, medyo, pagkagising ni baby, medyo mamumula. May mga baby na namumula yung kanilang bum. Kasi nababad po sa basa yung kanilang, yun, nababad po sa basa yung kanilang skin. So, mas maganda, quick dry or stay dry po ang inner cloth. At alam nyo ba, hindi ko na kayo ililigaw pa. Kasi lahat ng mga nabanggit ko ay nasa bagong Amery bedtime. This will be your secret weapon in the battle against leaks sa gabi. Yan, ipapakita ko sa inyo yung picture natin dito na ano, ng features ni Amery bedtime. So si Amery bedtime, matagal na po talagang product ni Amery ito. Pero tinigil po namin siya to improve pa para i-redesign siya. So ngayon, i-relaunch po natin. Ni-relaunch na po natin actually. Ni-relaunch po natin and this time, ayan, better than ever na daw siya talaga. Actually, better than ever na talaga. Ganon. Ayan. So, ito ang features ng Amery bedtime. Ayan, magbasa muna tayo ng comment. Me, what is the meaning of AWJ? Ayan. Sabi ni Mami Leila Flores, ano daw po ang AWJ? So, ang AWJ, usually nakikita po natin yan sa mga cloth diaper terms. Yan. Sa mga pang-inner na cloth ng mga diaper. So, ang ibig sabihin po ng AWJ, tama yung sinabi ni Mama Charaline, athletic wicking jersey. So, ito po yung type ng fabric na quick dry. Talagang kapag ka, parang sa mga sports na, ano, na mga damit. Katulad din ng application doon, itong AWJ, ginagamit siya sa inner cloth ng diaper para pag nag-pass doon yung wiwi ni baby, hindi rin tatambay ang basa sa bum ni baby. Ang features po ng ating Amery bedtime ay thicker ang waterproof shield. Diba nabanggit ni Mommy Eds na high quality na po ang waterproof outer cloth. Diba? Yung Amery Special, yung Amery Classic po, yung mga yan, high quality na po yan. Pero ito, nako, next level na po talaga itong ating Amery bedtime. Kasi, thicker po ang waterproof shield nito. As in, pagka pinagtabi nyo po sila, halatang-halata nyo po na mas makapal po yung pagka-waterproof ng ating Amery bedtime. Para talaga, diba, sure na hindi tatagos. Nako, hindi na talaga tatagos dyan. As in, waterproof na talaga siya. And, mas magtatagal po yung outer cloth niya. Mas mahihirapan ng ano yan, mabutas or madelaminate kasi thick po ang kanyang waterproof. Next is, this is adjustable from 4 kilograms to 14 kilograms. So, yun ang kinagandahan dito sa ating Amery bedtime. Adjustable din po siya. Pwede siya from 4 kilograms to 14 kilograms po. Hindi po siya katulad ng Amery Special ha, na hanggang 15 kilograms. Hanggang 14 kilograms lamang po ang ating Amery bedtime.
para talagang maganda yung fitting. Pero actually, kay Josiah, his 15 point something kilograms, nakasya pa rin itong Amory bedtime. Yun nga lang, bilang honest kami sa mga customers namin, gusto namin talaga na maganda yung fitting. So, nilimit na lang po namin hanggang 14 kilograms. So, next ay 3D gussets. So, yan. Oh, bago yan. Si Amory lang po. Si, kay Amory nyo lang maririnig yung 3D gussets. So, ang 3D po, hindi siya outer, hindi siya inner. Kasi yung special po, inner gussets ang tawag dito. Nasa loob ng diaper. Inner. Tapos, yung Amory Classic, wala lang si Mami Eds. Yung Amory Classic po, sa labas, yung extra leg leak protection nun. Pero itong ating Amory Bedtime, 3D po ang tawag natin dito. So, malalaman nyo na lang yan. Pa-surprise na lang, hindi ko muna ipapakita yung kung anong itsura ng loob. Pa-surprise na lang po ni Mami Eds yan. Next naman is snug fit. So, snug fit siya, ibig sabihin, mas maganda yung fitting niya. Hindi masyadong masikip. Hindi rin, masikip siya in a way na hindi tatagos, hindi mag-leak yung wiwi ni babe. And then, another is quick dry inner cloth. So, kanina ko pa nababanggit, importante na quick dry po ang cloth ng diaper ninyo para talagang comfortable yan kay baby. So, ang ating inner cloth ay AWJ. AWJ po ang inner cloth ng Amory Bedtime. And next is with tummy leak guard. Ito ay may tummy leak guard para dun sa mga baby, though hindi talaga ito recommended ng mga pedia, ha. Para dun sa mga baby na natutulog ng nakadapa. Diba? So, alangan namang sa pag nakatagilid lang yung poprotektahan natin. Poprotektahan din natin kapag napadapa na si baby. Hindi yan mag-leak sa may tummy ni baby. Ang pinakamasama kasi na mangyayari, kunyari, talaga, may mga baby po kasi na ang hilig talagang matulog ng nakadapa, no? Kung nakadapa si baby na matulog, tapos nag-leak ang kanyang diaper. Yung, alam nyo yon, yung tumagos na hanggang dibdib, yun yung masama kasi mabababad yung dibdib ni baby sa basa. Diba? Bukod sa mapanghi, hindi rin maganda sa baby na nabababad sa basa yung dibdib. So yun, ganun po ka-importante ang tummy leak guard. And then, hindi ko lang nailagay dito na sa screen, pero ang Amory Bedtime po ay merong mas malaking room for inserts. Dinesign po namin siya para kahit magdoble po kayo ng insert, kasi kanina nababanggit ni Mommy Eds, 'di ba, na isa sa mga ni-recommend ko kung hindi kaya ng pang daytime na insert or soaker nyo, pwede kayo magdoble. So ito, kahit na magdoble po kayo, since marami po itong room for inserts, mas maganda pa rin po ang fitting compared sa mga normal cloth diapers.